Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Harry from Pinoy Nomads. Happy New Year! I hope nag-enjoy po kayo sa celebration nyo sa pagsalubong ng bagong taon. Napakasarap na isipin na nakaraos tayo ng 2020. Very hard, very tough yung year na yon. And thanks God na despite of the tragedies, no? Ang daming nangyari. Siguro isa to sa mga memorable sa ating lahat na taon, di ba? Buong mundo talaga, pandemic, and then ang dami. January pa lang, ang dami nang nangyari. Pero thanks God, nakasurvive tayo. At hindi lang nakasurvive, nakita natin yung maraming importanteng bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa amin, yung pagda-downsize namin, nakita namin yung hindi dapat i-focus lang yung buhay sa materialism. So yun, downsizing at yung van life, napakalaking decision and yet life-changing sa amin yun. So totally nag-shift ng paradigm this 2020, and then nag-focus more on more important things. For example, family. So binawasan yung trabaho and then focus on family. So yun guys, napakaraming nangyari. Pero overall ay positive lahat, no? May mga negative, pero yeah, it turned out positive. So guys, we're so excited sa 2021. May mga nakalatag na plans, pero yeah, plans are just guide. Ang philosophy pa rin na ano ko po ay sinusunod ko ay just live one day at a time. Live at the present. Huwag mag-focus sa past kasi wala ka nang magagawa doon, although you need to learn from the mistakes and the wins that you had. Pero wala ka nang magagawa doon. And then the future, hindi natin alam, no, what tomorrow may bring. So the only power that we have is the now. So yun yung ano, so living one day at a time. So enjoy every time, every moment of your life, yung present ba. So yun, kakauwi ko lang galing work, night shift. And then, isa sa mga changes na mangyayari for this year, magbabago na ako ng work. So, nag-apply ako ng work nung December. So, that's why lumipad ako papuntang Canada. So, natanggap na ako as may bago akong venture ngayon. Pero, nursing role pa din. Pero, I'm gonna go to other place. We're gonna move again this January. So we're so excited kasi we stayed here in Texas for like 3 months or almost 4 months. And then, so ang philosophy ng nomadic people ay at least 3 to 4 months mag-move sa isang lugar. And ayaw namin mag-move ng mabilisan, like every yung tuloy-tuloy na travel, kasi mas maganda isang state in 3 to 4 months para ma-explore mo yung magagandang spots within that period. I'm so excited sa bagong work ngayon. So I got my job interview already. So maganda yung lugar. So hindi ko muna sasabihin ngayon kasi hindi pa talaga na-plancha yun, no? So it's the paperworks are still ongoing right now. So yun, pero it's so exciting. At sana yun nga, we're praying na doon nga talaga sa lugar na yun. Kasi very exciting yung place, puno-puno ng adventures. So ang goal namin for this year ng Pinoy Nomads ay mas ano pa, no? Mas ma-intensify yung mga adventures.
So parang dry run lang yung last year na 2020. Although ang dami rin namin mga adventures. Pero ganun kasi, pagka naumpisan mo yung adventures, parang maano ka na, yung parang gusto mo nang mas intense. And then mas nag-iba yung taste mo sa adventures eh. And yeah, we're so excited na sa year na darating. And then yeah, I hope samahan niyo rin po kami no sa mga adventures ng Pinoy Nomads. And patuloy niyo po kaming suportahan. And we're so thankful guys sa napaka laking suporta niyo sa amin. So we just started with nothing. So ang goal nga lang is to document the progress, so documentation, pero you supported us guys. So nung parang November naging 1,000 subscribers, and then na meet natin yung 4,000 watch hours ng YouTube, and then na monetize. So yun, balit lang naman tayong channel guys, and then yeah, I know it will grow eventually, basta patuloy nyo lang po kaming suportahan. And then we're looking forward for more adventures, more yung content natin is mapaganda pa, yung the way we make videos. And then I hope maging inspiration sa marami yung lifestyle, yung yeah, kung saan kami nagumpisa, nawala, na yung parang reflection ng buhay ng isang Pilipino dito sa abroad, struggles, success, so lahat, so parang reality TV, pero walang script, walang kung ano lang, normal, natural na buhay ng isang pamilya, ng isang mag-anak dito sa abroad. Na yeah, we're just hoping na magbigay ng inspiration sa ating lahat, lessons. And then we're looking forward for more collabs with other Pinoy YouTubers na ano din, nakakapulutan din natin ng aral yung mga buhay nila. So yun guys, nagbigay na ako ng 2 weeks notice dito sa employer ko. So ang last day ng pasok ko is January 13. So yun, last night ko yun. Nakakalungkot kasi ang babait ng mga kasama ko, ang matulungin, ang ganda ng hospital, wala akong masabi. Mababait yung mga tao dito sa Tyler. Wala akong, parang ilan lang yung mga na-encounter kong rude na patients. So pero naintindihan ko naman kasi in pain sila, they're suffering kasi sa sakit nila. Pero overall in general, napaka-pleasant, napakaganda nung experience ko dito sa Tyler, Texas. Napakababait talaga ng mga tao. So yun, same thing din yung family ko, maganda yung experience din nila. And nag-enjoy sila sobra, lalo na yung sa state park, talagang doon nag-start lahat yung ano namin, yung adventures. Sobrang ganda ng Tyler State Park. Hanggang ngayon binabalik-balikan pa namin. So nung Christmas doon kami nag-celebrate ng Christmas sa Tyler State Park. Nag-ihaw-ihaw kami, so we really enjoyed it, and then nag-hike. So yun, masarap. And then yeah, mamimiss talaga namin tong Tyler at yung mga taong na ano namin dito na meet mga yan, si Tita yung may-ari ng Freedom Farm, mamimiss namin siya. And then yeah, nakakalungkot na iwanan tong farm kasi ang ganda, maganda yung naging experience namin. Yeah, although nasa barn lang kami nakatira, napakaganda na experience. Yeah, overall positive, pleasant yung experience namin dito sa Tyler, Texas. Nakakalungkot na maiwan namin to, pero at the same time we're so excited na ma-explore and yung panibagong experience sa lugar na pupuntahan namin.
So, yun guys, hindi ko pa masasabi ngayon kung saan, pero just keep on watching our videos. Malalaman nyo rin po yan, and i-announce ko po dito. So, yun guys, I'm hoping na okay yung new year nyo. Let us start our new year with a positive mind. So, yung mga negativities ng 2020, wag natin nang idalhin sa 2021. So, yun. Dapat mataas yung moral natin. Although, napakahirap gawin yun, pero as much as possible, magawa sana natin para maganda yung pasok ng bagong taon sa atin, di ba? So, alisin yung mga negativities. And then, yeah, I know may mga plans kayo for 2021. And I hope maging successful tayo lahat sa mga binabalak natin, pinaplano natin. And let us ask God for guidance at nung wisdom sa mga pinipili nating desisyon sa buhay. And then, sana maging successful tayo lahat, guys. So, yun. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Thank you so much, guys. God bless.